ikalima ng Agosto, Miyerkules sa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa gawing Tiro at Sidon. May isang babaeng Kananeya noon ang nagpunta sa dakong iyon at sumigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak kong babae." Ngunit hindi siya tinugon ni Jesus, kaya lumapit ang kanyang mga alagad at hiniling ng mga ito, "Paalisin mo na siya at sigaw siya ng sigaw sa likod natin." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo." Ngunit lumapit ang babae at lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Ginoo, tulungan mo ako." Sumagot si Jesus, "Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae, "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain naman ng mga tuta ang mga nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo." Kaya nagsalita sa kanya si Jesus, "Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo." At ng oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya nagsalita sa babaeng Kananeya si Jesus, "Babae, napakalaki ng iyong pananalig. Maganap sa iyo ayon sa nais mo." At ng oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. Sumigaw ang babaeng Kananeya mula sa pulutong ng mga tao at wala siyang natanggap na pansin mula kay Jesus. Kung mahina ang loob niya, maaaring sumuko na siya kaagad at umalis palayo kay Jesus. Ngunit ipinilit niya ang kanyang sadya kay Jesus matapos siyang pagwikaan ito, "Sa nawawalang tupa ng bayan ng Israel ako sinugo." Lumuhod at nakiusap ang babae kay Jesus. Hindi siya nasiraan ng loob kahit tinawag siya ni Jesus na tuta at sinabing habol lamang niya ang mga nalaglag na kanin mula sa hapag. Pinahihirapan ng isang demonyo ang anak niyang babae at hindi sumuko ang inang ito para sa kanyang anak. Ang pagiging matiyaga ang pinakamabuti niyang katangian bilang isang ina. Bilang isang pagano, maaaring hindi siya totoong nananampalataya kay Jesus. Ngunit nanalig siya sa kapangyarihan nitong magpagaling ng may sakit. Binali niya ang mga patakaran. Sumugod siya kay Jesus at nakipagpalitan siya ng paliwanag hanggang makuha niya ang kanyang mga kahilingan. Binali niya ang mga patakaran. Sumugod siya kay Jesus at nakipagpalitan siya ng paliwanag hanggang makuha niya ang kanyang kahilingan. Hindi niya ipinaglaban ang kanyang mga karapatan. Bilang isang babae at isang pagano, batid niyang wala siyang dapat asahan sa lipunan ng mga Hudyo. Ang tanging ginawa niya ay magmakaawa kay Jesus ng buong kababaang loob, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Pagsasagawa. Anong sakripisyo ang maaari mong gawin para sa iyong minamahal?